But don't panic. Oo. Diba? Parang sa sinihan lang, diba? Sa sinihan pag nag... Pag nasunod daw kailangan sinihan, ano ka. Nagmo-model ka. Model. So... Hello, everyone! Hello, everyone! And welcome to our episode this week. We're back. Yeah. Thank and, you, sa... Oy, meron na tayong 20,000 plus followers. 20,000. Subscribers! Hello. By the time na i-upload ko to, feeling ko 21,000. Kala ko 50,000 na. So, guys, salamat sa thank you very much. Inyong support at pag-subscribe sa aming YouTube channel. Yes. So, I don't know kung naririnig nyo, guys, yung maingay na... nagba-basketball. Basketball yan. Tabi naman ng court. Ayun. So anyway, merong nagtanong sa akin. Oh, anong tanong? Anong katanungan ng bayan? Na bumili daw siya ng ano, ng house and lot. Oh, congratulations. Oh, congratulations. Oh. Oy, meron pala tayong video by the way, ah. Kung sa mga nag-isip if you wanna buy or rent. Rent. May video kami diyan. So, ang concern niya is important ba raw bumili ng home insurance or property insurance. No, ikaw, di ba, may bahay ka, di ba? So, meron ka bang home insurance or property insurance? Meron. Oh, so, ano yung reason bakit ka kumuha niyan? Eh, baka masunugan. Guys, yun manakawan na, ka na, wag lang masunugan. Oh, yun sinasabi, di ba sa Pinoy, manakawan ka na, wag ka lang masunugan. Kasi, I mean, it's a very, very, it might be a very low probability. Yes, it might be a very low probability event na masunugan ka, pero in the event na mangyayari yun, as in tupok na lahat, okay, kailangan mo ng property insurance para maklaim mo. Kasi pamalit din yun and pang start over, mm-hmm. Diba? So ano ba yung mga usual na ano, usual na kinocover, kinocover na. Niya? As far as I know, ang kinocover niya is basically lahat except yung mga jewelry. So, what do you mean lahat? Mga ari-arian mo sa bahay, mga ref, mga furniture, ganyan. Kaya, ang tip dyan, ang tip dyan sa property insurance, dapat po is, number one, you have a picture, dapat may picture ka. Nung mga laman ng bahay mo. Nung laman ng bahay mo. Para at least, pag nag-claim ka, at least ma-assess kung magkano talaga yung ano. Kung magkano yung value. Yung value. Picture or video. So, if you can, okay, you can do a room by room. Oo. Yan. Picture mo. Tapos so, basically, picture mo. Pipicturean mo or bivideo mo yung laman ng bahay mo. Para pag nag-claim ka. Kasama yung mga appliances and furnitures. Mm. I-estimate mo magkano yung value, no? Yung value. And then, yun yung i-apply mo na home insurance or property insurance. That's right. So, once na ma-insure ka, tapos, unfortunately, biglang magkasunog, di ba? So, you can now claim yung insurance. Yung no? value. Kasi, so, meron akong kaibigan, ayun, nasunugan sila, tapos, buti na lang, meron silang ano, property insurance. Kaya lang, wala siyang, ano, wala siyang proper assessment kung magkano talaga. Oo, kasi syempre, i-contest din ng insurance company kung ano yung laman. At least, meron kang proof. Kaya, importante may picture at saka video ng mga loob ng bahay mo. Kung yung ref mo is, ano, is yung mga dalawang pintuan. Yung may mga internet connection na mga ref. May mga ganunong nakikita eh. Grabe. Tapos, yung ano mo, yung parang kitchen mo is granite. O, diba? Tapos, binabarat ka lang ng insurance company. Yes, so, dapat documented yan. Merong ano. So bukod so, dapat, sa sunog, before I forget, dapat pala naka-ano yan, naka-store. So pwede naka-store sa cloud para it's safe. So naka-video ka, naka-picture, tapos naka-save sa laptop. Tapos kasama na sunog. Nasunog din yung laptop. So kailangan naka-save sa internet. At saka siguro yes, ano, kung meron silang bagong appliance na binili, ina-update din. Update nyo rin. Tapos may ganun inventory also na listed na more or less ito yung value para at least no yun yung insurance coverage na ano yes. Na makukuha. So bukod sa sunog, ano pa ba yung kinocover niya pag may ko, bumagsak yan, na meteor sa bahay mo? Yung mga acts of God usually hindi na cover yun. Mga although, natural calamities ganun. Merong mga usually no, merong mga nag-accept ng even ano yung mga natural calamities ng mga acts of God. May mga ganun pero parang hindi siya masyadong normal, yung ganong, usual yung ganong coverage. Yung nakaw ba? Burglary? Alam ko yung, tsaka alam ko theft? Hindi. Alam ko na, hindi. So, I think yung mga burglary and theft, yung mga specific na mga items yung pwede mong i-insure. Kung may painting ka,
na mamahalin. Ah, yeah, mas specific item. Pwedeng, oh, pwede mo i-insure mas specific items. Oh, so, yun nga lang, yun, may nakausap kasi yung insurance, ano, nasa property insurance din. Yun nga lang, yung mga jewelry talaga, hindi talaga siya covered. Bakit? I don't know with them kung bakit. Alamin namin for sige. So, yung mga jewelry nyo, better have it in a safe deposit box or even sa banko na SDB. Basta, yun lang, na-safe siya. Oh, magkano ang, ano, ang home insurance usually? Kuwari, 1 million yung i-insure mo. Meron ka bang idea? Well, siguro, mga, I don't know, mga 5,000 lang ata. A year, no? Parang mura lang. Well, mura lang. Although, yung sa akin kasi, it's a business insurance, yung computer shop ko. Mm-hmm. And, 1 million ko din siya in-insure, specifically against fire din. Ang binayaran ko sa kanya is around 4,000. Oh, so, mura na yun. Mura na I think, ang isang home insurance is would be around the same price also. Yeah, or baka mas mura pa kasi malaking bagay guys yung area kung nasaan ka. So kung medyo high risk yung area mo, for example na nasa highly ano ka combustible area. Kunwari may malapit na factory sa subdivision niyo, di ba? O kaya katabi ka ng gas station. Gas station. So, medyo mataas yun, no? Pero, of course, kung nasa isang village ka, subdivision, tapos yung bahay mo naman ay gawa sa simento at hindi gawa sa papag, di ba? So, kung gawa sa simento, medyo mas maliit yan. Mm-hmm. And, some people would see it as an expense. Mm-hmm. Pero, hindi talaga. Kasi, in the event... Iba pa rin yung, ano, may peace of mind ka. Actually, yun yung ano mo... yun yung binabayaran mo doon, yung peace of mind mo. Baka masunog man lang or ano. Tsaka plus, di ba, in case, of course, magkaroon ng sunog, ang sasagipin mo lang, yung mga documents, yung mga important documents mo, di ba? Na may video rin kami yan. Oo, yung mga grab and go bag mo. Hindi mo naiisipin na, uy, sayang yung TV, sayang yung, yung mga damit. Uy, nakalimutan yung asawa ko. Diba? Kung meron kang mamahaling bag, ayaw mo na masunog yung insured naman yun. Bayaan mo na, grab and go. So, may video kami niyan. Yung mga lahat ng important documents. By the way, para, before I forget, no, sabihin ko rin yan, dapat yung mga insurance policy mo, nandun dun sa grab and go bag, na kunwari matupok-tupok na nasusunog na yung bahay, you have that bag. Tapos, nandun dun lahat lang insurance documents mo na may backup dun sa cloud. Nandun, para at least, kung nag-claim ka, alam yung insurance number. Or, policy number. Bumili sila ng fireproof na safe. So pag may nasunog, ang gagawin mo na lang ay tumakbo palabas. Diba? Kukunin mo na lang yung mga but don't panic. Diba? Para sa sinihan lang, di ba? Sa sinihan pag pag nasunog daw kailangan sinihan, ano ka? Nagmo-model ka. Modeling. So yun, may mga pwede tayong gawin para alam mo yun, hindi tayo masyadong mahassle in case na may mangyari sa atin ng mga unfortunate events. Make your life events. Easier. Oo. Yan. Na, yun nga, in case na mangyari ito, at hindi least... Hindi mo masabi. Meron ka nang ano eh, masakit na nga sa dibdib yung masunulan. At least, yung financial aspect, hindi mo kailangang isipin pa, di ba? Kasi covered ka ng insurance. When you rebuild your house again, di ba? So, for example, if you're insured by 5M, at least, hindi yung gagawa ka ng sariling bahay or you move to another bahay tapos you know you build up na naman yung mga muebles eh no muebles okay yung mga furniture mo di ba so at least may pambili ka agad ng furniture ng ref di ba mapapalitan sila easily madali yung... mag restart sure ano insurance yan so I guess that's it that's it so for and property insurance yes tsaka syempre di ba pinaghirapan mo yung bahay so we protect mo na rin kasi at least number one talaga sa akin yung peace of mind. No worries. No? The peace of mind. Na kahit anong mangyari, meron kang... Hindi ka mangangambang may mapapalitan mo siya ng matagal-tagal. Diba? Yes. Okay. So I hope you learned something from our video. So please give it a thumbs up and share it to your friends. And if you haven't subscribed yet, so please subscribe to our YouTube channel. Yes. Right. So bye-bye and see you again next week. Bye-bye.